Obrigada! Welcome back again dito sa extra, extra special na morning hataw. At this moment na nga mga kabrigada, as promised kanina sa aking intro spiel, abay kasama natin ngayon ang Taekwondo jeans na magsasample. At eto mga kabrigada, kung ang Pilipinas national sports ng Pilipinas ay sepak takraw, ang national sports naman ng South Korea is Taekwondo. And today mga kabrigada, dapat nating alamin ang history ng Taekwondo dito sa Pilipinas. Kasama natin ngayong umaga ang coach ng Asian Institute of Discipline and Arts, none other than Miss Chick Perlas. Hi ma'am, good morning. Hello, good morning. Greet mo naman ang ating mga kabrigadang nanonood ngayon. Hello, good morning po sa mga kabrigadang nanonood ngayon. Ayan, ako maraming salamat sa pagising. Kasama natin ngayon ating mga kiddos. Ayan, so tell us about the AIDA. Ano po ba itong AIDA and kailan po ito nag-start? AIDA, Asian Institute of Discipline and Arts, started way back in 1997. Yeah. And since then and up to now, we have produced national champions. Wow. We also produce national team, Philippine national team members, Asian Taekwondo champions. Wow. As you know, John Pierre Sabido and Mr. Brian Sabido are both world champions. They are from AIDA Taekwondo Gym. And we are also producing UAAP players, UAAP champions, ever since. Just like you, you are a medalist from UAAP. Yes, I was a UAAP champion in both Pumse and sparring. Mga kabrigada, hindi basta-basta si Ma'am Chick dahil kita niya, black belter. Naku, makasipain ako bigla. Anyways, alright, so tell us about ilang members ba meron ng AIDA ngayon? As of now kasi, merong summer clinic, so we have around 60 to 70 Taekwondo jeans. Wow! Yes. Okay, so may mga age limit ba dyan? Dapat gantong age na age bracket? Wala naman, kasi in Taekwondo, preferably you start early. Kasi while developing yung kid, mas maganda na ma-develop na yung strength, yung power and all. So at the age of around 6 to 7, mas maganda magsimula na. Oy, mga kabrigada trivia, 6 to 7, kung mga may mga bata kayong 6 to 7 years old, pwede nyo nang i-enroll. Okay. Pero ano ba yung importance sa Taekwondo? Is it really necessary na talagang meron tayong kaalaman when it comes to Taekwondo? Generally, Taekwondo is a martial art. It's, yes. Mas maganda kung marunong ka ng martial arts, marunong ka mag-self-defense. Yon. And it's primarily because of you will also learn discipline and yun, sportsmanship and all. It's good that you will know Taekwondo. Okay, parang nainganyo na ako dito mga kabrigada. Pero how about yung sa mga medyo may edad na nating mga kabrigada na eto pag nakita nga itong interview natin ngayon, abay, parang feeling ko naman gusto ko na mag-enroll dyan. Is it okay mga lagay natin 40s, 50s, 60s? Okay lang ba? Mag-join pa rin? Kaya pa ba na kanina mga buto yan? I think yes, kaya naman, but pwede namang di sila mag-sparring, mas more on exercise na lang, ganun. Ah, okay, wag nilang mag-sparring kasi baka something wrong. Anyways, let's talk about the belt. Oo, kasi medyo iba-iba yung belt. We have red, black red, mayroon yung brown. Oo, ano ba yung meaning ng mga belts natin? Yung mga belts po, in Taekwondo, there are 7 belts. 7 belts? Yes, it, you start at... beginners have yellow belt. Ako, and then, kunyari mag, ano, yes. Yellow akin. Okay. Ano, white. White belt. White sorry, muna. Sorry. White belt. And then you will take promotion test. You'll earn your yellow belt. And then how? Next. Promotion test. You will do the pumse. They will show it later. Okay, so ganun-ganun. And then sparring also. Alright. Yes. And, yes. If nag-black belt ka na, kailangan din yung breaking. So you will have to break wood boards, mga gito kapal, ganyan. Oh my gosh, meron kayo na lang. Wala. Wala ako, sige. Pero ayun, okay. So from yellow, blue, red, sila yung mga red belts. Yes. They are considered advanced belts. And then brown belt before mag-black. And then black belt. Yung nakita niyo yung black na may red, they are black belts na mas na younger. They are 12 to 14 years old or 14 years old and below. Okay. So kailangan talaga ng disiplina bago maabot yung mga ganyang level. Yes. Oo, mahirap ba? Kunyari beginner ako, gusto ko mag-join. How many months or days bago ko talagang masiksik sa aking sistema? Oh, yung mga learnings na dapat i-acquire sa pagta-taekwondo. Mahirap, yes, pero through training and practice, you can always learn and improve, ganun. So,
Kayang-kaya. Kayang-kaya mo. Kaya-kaya ko. Oh my God. Eto, let's talk about the palaro pambansa kasi nag-join kayo doon, di ba? So how was it? Tell us about it. The kids, the Janes, competed sa palaro pambansa. And fortunately, we were able to bring medalists. Wow. Both in Pumse and in Inspiring. Okay. One player got the gold medal nung palarong pambansa. Wow! Sino? Nandito siya? Wala siya dito. Tulog. Tulog. Okay. Isa. Yes. Okay, how about the others? Siyempre, meron doon silang mga medals. Dea Lim got a silver medal. Wow! Polly Hubilag got bronze medal. Mm-hmm. Yun ba lang. Yeah. And then the rest of them also competed in the previous years and previous national competitions this year and last year. Ayan, ako, napakaganda na. Para kong inspirasyon sa ating mga kabataang nanonood ngayon. At eto nga, magbigay naman tayo ng mensahe or tips na rin sa ating mga kabataan na gustong mag-join in Taekwondo. Invite natin sila. Go. Okay. For those who are interested to join Taekwondo and be part of this Taekwondo team, you may visit us at Lifeway Park, Queen Islove Village, Jensan. Aya, open pa kayo for sa mga mag-summer clinic today? Ngayon? Yes, of course. Okay. We are very open and we welcome you to those who are interested. Visit us anytime. At dahil dyan, mga kabrigada, eto na. I'm sure excited na kayo makita ang kanilang exhibition. Naku, eto na, mga kabrigada, tunghayan na nga natin ang Asian Institute of Discipline and Arts or the AIDA Taekwondo Jins. AIDA, Asian Institute of Discipline and Arts. Naku, palakpakan natin sa ating live audience. Ha, dami nila. Alright, yan mga kabrigada. Later, ako naman natuturoan ng mga Taekwondo jeans natin later sa pagbabalik po ng extra special na morning hataw. And abangan nyo po later si Dr. Tina Ramizo dahil pag-uusapan po natin mga kuto dahil nga summer nakakaloka. Pero later mga kabrigada, abangan nyo na ang mga surprise at balita. Siyempre, sa pagbabalik lamang yan ng extra special na morning hataw. Morning Hataw would like to thank Hair and Body Spa Avenue by Charmaine Inerio, located at San Pedro Street, corner Caparera Street, Barangay Lagao. Cadmax Custom-Made Art Crafts, located at Cabrera's Farmville, Barangay Sinawal, Jansan. Cadmax Custom-Made Art Crafts, nothing could be better.